sa Kape at Salita. At nagbabalik ang Kape at Salita, kwarta kusina na ang segment na ito ay hatid sa ating lahat ng International Marketing Group, Kaiser International Health Group at Manila Bankers Life. Maraming salamat sa ating mga partners ng dito sa ating programa sa kanilang patuloy na pagsuporta. Ngayong umaga kasama natin si Joanne at si Bart para taatin na namang linawin ang mga tamang gawain para maabot ang kalayaan sa pananalapi. Good morning, Joanne. Good morning, Bart. Good morning, Brother Ali. Good morning, Brother Alvin. Morning. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Nandito pa rin tayo sa mga tamang paraan para maabot ang financial freedom. At ang topic number 32, huwag matakot mag-invest. Mas matakot ka sa utang o walang ipon. yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang problema sa karamihan, mas pina-prioritize nila yung pag-utang kaysa sa pagtabi ng pera. Napapag-usapan natin sa mga previous natin na programa na ang pagtabi ng pera ginagawa natin habit, pero bakit ang ibang taoms nagiging habit yung pag-utang? Nagiging solusyon sa kanila ang utang kaysa yung pagtabi ng pera. Actually, pag inuna mo yung pagtabi ng pera, pag na-build mo yung habit na pagtabi ng pera, mas mauunahan mo yung utang, mas magagawan mo ng solution. Actually, kahit may utang ka, pwede mo simulan ang pagtabi ng pera. Actually, hindi naman yan sa amount. So, kailangan lang talaga natin is yung mabuild yung habit. Ang problema kasi, pag nagiging solusyon ang utang, talagang hindi ka mahihirapan ka pag-ayos ng finances mo. Kasi, minsan gipit na gipit ka, kailangan ka pa magbayad sa mga utang mo. So ang utang hindi solusyon, kundi ang pagtabi ng pera, yung habit natin, ma-develop natin sa sarili natin. Isa pa nagiging problema, no? Minsan hindi naman talaga dapat utangin . Minsan hindi naman talaga needs ng bawat isa, no? Uutang lang dahil may mga minor items lang ang gustong bilhin or hindi naman talaga kailangan. So hindi solusyon ng utang. So wag na natin, especially sa credit card, ano? Nung pandemic, may nabasa ako isang article nung pandemic, pagkatapos biglang nagpuntahan sa mall ang mga tao. So nag-shopping parang naging natakaw yung tagal siguro nila naka-quarantine, parang nasabik mag-shopping. So minsan titingnan din natin to, mas solusyon, mas maganda magtabi ng pera kaysa yung mag-spend, mag-utang, or yung hindi mo pa-prioritize yung future mo. Alam mo, brother, matatawa ka dito . Kasi every time na sabihin mo sa tao na matuto kang mag-invest, mag-ipon ka, mag-save ka, palaging sinasabi na nakatakot ako, baka mawala yung pera ko. Di ba? Yun yung palaging sinasabi ng tao. Pero walang nagsasabi na pag mangutang, walang nagsasabi na natatakot ako mangutang. Walang taong nagsasabi na natatakot mangutang. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot ang mangutang kaysa mag-invest. Kasi pag nangutang ka, siguradong lugi ka. Walang imaman sa kakautang. Ang investment naman talaga is about financial education, no? Maraming tao gusto nila yumaman sila. Maraming tao gusto nilang mag-retire ng komportable. Maraming tao gusto silang magkaroon ng komportable na buhay. Pero hindi naman sila nag-i-invest. Hindi rin sila nag-iipon. Panay silang utang. So mali yung ginagawa nila sa gusto nila, no? Dapat maintindihan nila na pag sinabi, tama yung kuha natin ngayon na mas nakakatakot daw, mas nakakatakot mangutang, no? Ang investment actually over time, at kung marunong ka, may tama kang financial education, hindi ka dapat matakot, no? May kasabihan nga, you can't win if you don't join. Di ba? Paano ka
paano ka mag-grow yung pera mo kung hindi ka naman pumasok? So, aral ka ng aral, pero hindi mo naman ginawa. Kung kumbaga, kwarta kusina, kumbaga sa kusina, hindi ka kakain kung hindi ka magluluto. Di ba? Gusto mong kumain, pero gutom na gutom ka, pero hindi ka naman nagluluto dahil utang ka ng utang. So, I think dapat matutunan nila na for you to live comfortably, dapat marunong kang mag-invest. Lahat ng mga taong naging successful, of course, pinag-aralan nila. Investment naman hindi madali. Pero hindi rason na matakot ka. Dapat, hindi ka matatakot, but dapat pag-aralan mo. Kasi syempre, pag hindi mo naman pinag-aralan, akala mo nag-i-invest ka, pero nasa scam ka na pala. So, ibang usapan naman yun, no? Pag sinabi ng tao, hindi, nag-invest naman ako pero nawala ang pera ko, hindi investment yun. Baka scam ang nangyari, no? So, investment is all about knowledge. And maraming way to actually learn about knowledge. And yun nga, kailangan mo lang ng guidance. Kailangan mo ng coach. Kailangan mo talagang pag-aralan. And maraming tao nagsasabi, wala akong time mag-aral eh. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang time mag-aral. Kasi at the end of the day, pinaghirapan mo yung pera na yan, kailangan mo pag-aralan. Joanne at Bart, ang problema, dahil nga may utang, kailangan bayaran yung utang. Ngayon, minsan, nauubos na. Alam mo yun, paano ang gagawin? Tapos ano ba yung pinakamaliit na pwede nilang isave? Kunyari, sa IMG, ano yung tinuturo ninyo? Ano yung pinakamaliit? Sabi nga, hindi naman yung amount, but yung habit. So, paano ba yan? Actually, brother, sa halagang 500 kada buwan, pwede kang magtabi ng pera sa na napapantayan mo na yung binibigay na interest ng sa mga malalaking pera, particularly sa mutual funds, ano, sa halagang 500 pesos kahit yung binibigay sa yung interest, pwede nang yun din na binibigay sa malalaking amount ng pera. Basta tatandaan natin, brother, sa utang ikaw nagbabayad ng interest, pero sa investment ikaw ang binabayaran ng interest. So yun ang malaking pagkakaiba doon. So, dapat talaga i-prioritize sa atin. Ano ba gusto mo? Magbayad ka ng interest o ikaw ang bayaran ng interest? At saka sa utang, brother, madaling mabayaran ng utang kung gusto mong bayaran. No? Kailangan unahin. Tanong mo kasi, brother, is paano mabayaran yung mga utang? Yes, kung gugustuhin mo talagang bayaran ng utang mo, mababayaran mo. Kaso lang maraming tao, hindi nakakabayad. Kasi ayaw nang bayaran. Na-realize na nakakulong sila sa utang. Kasi maraming paraan. Of course, ang pinaka paraan is maghanap ka ng extra na pagkakakitaan, either mag-overtime ka or magkaroon ka ng ibang business or yung sinasabi natin na maging financial educator ka. Kasi malaki naman ang kikitain mo sa financial education. Dalawa ang natatamaan sa'yo. Nag-educate ka na, so ibig sabihin alam mo yung ginagawa mo. At the same time, ikaw mismo nag-i-invest para sa sarili mo. Ang investment is kailangan mo talagang alamin. Pero partner yan. Hindi pwedeng may investment tapos marami ka rin utang. Dapat talaga, ang desire mo is makapag-invest at ang desire mo rin na mawala yung utang. Masarap pag wala kang utang. Maraming tao lang kasi na iniisip nila yung pagbabayad. Lalo na pag na-stock up na sila sa utang, parang pakiramdam nila, hindi na ako makaka-invest. Marami kaming kilala na brother na lubog sa utang, pero with a proper guidance, na bayaran talaga yung utang. Pero ang number one na kailangan, kung babayaran ng utang, yung desire na bayaran yung utang. Instead na tago ka ng tago kasi ayaw mo magbayad, magpakita ka at bayaran mo. At basically, pag may desire ka, lalabas yung paraan, paano mo mabayaran? Mm-hmm. Pero, Joanne, briefly, no? Tinuturo ba ninyo sa IMG yung mga iba-ibang klaseng utang? Kasi alam mo, hindi naman lahat ng tama ba? Hindi naman lahat ng utang masama, 'di ba? May mga utang na nakakatulong. So tinuturo ba ninyo 'yan diyan sa IMG? Maraming tayong tinuturo. Number one, sa tinuturo natin sa utang is number one, alamin mo yung mga interest rates. Kasi kailangan mong makikita kasi cash flow pa rin 'yan, eh, no? At ang utang is okay kung talagang nakakakita ka na ang kinikita mo is mas malaki kaysa utang mo, meaning to say business. Pero kung utang sa personal, medyo masama yun, di ba? Yung halimbawa, nangungutang ka lang para pangbayad ng expense,
Tapos pagdating ng magbabayad ka ng utang at wala kang pangbayad, mangungutang ka na naman ng ibang tao para bayaran yung utang mo. That's something na kailangan mo talagang tanggalin. But in general, brother, talagang mas maganda pag hindi ka mangutang. Kasi at the end of the day, maraming ways na kung kailangan mo ng pera, maraming ways na pwede mong pagkakukunan ng pera. Kaso lang nga, gusto ng tao nag-insert ng utang kasi pakiramdam nila, yun ang pinakamabilis. Yun ang pinakamadaling gawin. Di ba? Pag may problema ka, ang pakiramdam mo, ang madaling gawin, utang. Rather than mag-ipon, maghanap ng paraan. So pagdating ng panahon ng may emergency, meron kang naipon. So the only reason why talaga nangungutang ka, it's because of those things. Ngayon, yun ang sinasabi natin. Pag nangutang ka, hindi ibig sabihin pinapahiram ka, hindi mo na inaalam yung lahat ng mga rates. Kailangan maintindihan mo yung rates. Kasi kung ang rate is sobrang taas, eh tatanda ka na lang, aabot ka na ng age 18, hindi mo pa mabayaran yun. Bart, saan sila pwedeng dumulog upang humingi ng tulong sa inyo? Brother, sa IMG, yung img-corp.com, pero dadagdagan ko lang yung sinabi ni Joen, actually, you know, kung titingnan natin, ang bulk ng sa income mo, ang bulk ng expenses mo manggagaling sa apat. Una is yung mga mortgage mo, kung may mga binabayaran kang bahay. Pangalawa, yung education. Pangatlo, basic necessities. At ang pang-apat, yung ating utang sa mga credit card, yung mga hiniram mo na pera. So, kung titingnan natin sa apat na yun na mga bagay na yun, yung education, natatapos yan. Yung mortgage, natatapos yan. Okay, pag nabayaran mo na yung bahay, tapos na yan. Yung basic necessities, hindi mawawala yan, madidecrease lang natin yan. Pero kung titingnan natin sa apat na yun, utang lang ang will magdidepend sa'yo kung gusto mo mawala o hindi. So, wait, again, education, natatapos. Pag nakapagtapos na yung mga bata, mawawala yung utang mo dyan. Sa paghulog ng bahay, pag nabayaran na bahay, tapos yan. Yung basic necessities, andyan lang yan, lumiliit lang yan. Pero yung utang, depende sa inyo kung gusto nyong alisin o hindi. Ang problema kasi, may tinabi kang pera para sa future mo, sa retirement mo. Pero mangyayari niyan eh, nag-sale lang, nag-midnight sale ngayong gabi. Eh, sasabihin mo sa ano, yung retirement mo, matagal pa naman yun, pero yung midnight sale ngayong gabi na lang. So unahin na lang natin yung, yung pag-ano. So, doon ang nagkakaroon ng problema sa finances. Okay. So, maraming salamat. img-corp.com. So, tayo ay mag-aral at financial education. Maraming salamat. Brother, may Facebook tayo, IMG Official. And pwede silang mag-request, mag-private message doon for a financial education to learn investment. All right. Salamat Joen. Pwede din mag-Zoom, di ba? Yes. Din sabihin, gusto ko makausap si Sir Joen.